Kamusta mga kapamato? Nandito na naman tayo sa bagong episode ng Payo ni Kuya Mudawi, kung saan pag-uusapan natin ang mga dapat mong gawin o isipin na magagandang bagay sa kabila ng paliwat ka ng problema tungkol sa mga virus at lockdown. Di lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Pero bago muna ang lahat, intro. Kamusta ulit mga kapamato? Ilang araw na rin ang lumipas buhat ng ipatupad ang lockdown o community quarantine, kung saan limitado na ang ating mga ikinikilos. At malamang sa malamang, bagot na bagot ka na at kating-kating na ang mga paamo sa paggala. Problemado ka natin kung meron pa bang maihahain o meron pa bang babalik ang trabaho. At samut-saring problema ang umiikot dyan sa kukote mo. Kung tutuusin, di na bagong bagay ang mga pagsubok na ito, tulad ng kahirapan, kagutuman. Idagdag pa natin dyan ang taon-taon na bagyo, kurap na politiko, at mga karamdaman na may lunas na pero papatay ka naman sa sobrang mahal ng gamutan. Ngunit subalit nakakuan, nalalampasan pa rin natin siya ng masaya. Indikasyon lang yan na tayo ay likas na matatag at marunong magtiwala sa ating lumikha. Well, kung isa ka talagang tunay na Pilipino, eh, likas na sa atin ang pagiging masiyahin at matatag. Kahit pa sa pinaka mahirap na sitwasyon. At bago ka nga lamunin ng problema dulot ng quarantine o community lockdown, dulot ng lockdown o community quarantine, ito ang ilan sa mga dapat mong pagtuunan ng pansin o pinagkukunan ng inspirasyon para manatiling positibo ang mindset mo. Simulan natin sa usapang pang-pamilya. Gamitin mo tong pagkakataon na to para makabanding sila. Isipin mo, dati-rati, kulang-kulang 4 na oras or less para lang kayo makapag-usap o makapagkamustahan. Dahil conflict sa schedule, may duty ka sa trabaho, yung mga anak ko naman ay pumapasok sa school. Kaya bigla-bigla magugulat ka na lang. Ang dami pala ng magulang ko. Ang laki pala nila. Diba? At isa pang magandang nangyayari ngayon sa pamilyang Pilipino ay naibabalik na ang sama-samang pagkain sa hapagkainan. At isa pa, para sa mga magulang na namuti na ang buhok sa kakahanap sa kanilang mga anak, nagalan-galan, at sa mga magulang na namamakos na nakasisigaw para lang mapauwi ang kanilang mga anak, eh wala pang alas 8 na tinda sa bahay na kanilang mga anak na huwag na pasaway. Yung iba naman nakapirmi lang sa bahay o di kaya natutulog na sa tanghali. Ito na rin ang panahon para mas magkaroon kayo ng connection ng personal, hindi laging through gadget. Right? Tama ako, di ba? At ito pa ang malupit na magandang nangyari. Kahit hindi naman LDR, eh, kamustahan ng kamustahan ang mga magkakamag-anak. Di ba? Magtungo naman tayo sa labas, although di nga tayo nakakalabas. Pag-usapan natin si Mother Earth,
kung gaano siya nakakapagpahinga sa mga pagkakataong ito dahil nga sa global lockdown. Nabawasan ang air pollution dahil sa mga pansamantalang nagsara ng mga factory. Nabawasan din ang mga bumabiyahe. Napaka usok, di lang basta usok, ubod ng itim na usok o tinatawag nating smoke belching ng mga bihis. Nakapagpahinga rin ang mga tourist spot natin na lagi na lang crowded at napupuno na din ang mga basura. At dahil sa social distancing, wala nang nagsasabi, oh isa pa, adat na. O kaya, oh konting ipit-ipit naman dyan oh. Nasolusyonan na rin ang traffic sa EDSA sa mahabang panahon na madalas nating na-encounter sa mga biyahe. At patungkol naman sa ating mga sarili o sa mga individual, may maganda rin siyang naibigay tulad ng mas naging mapanalangin tayo o mas naging malapit tayo sa lumikha sa ating lahat. Pangalawa, naging mas conscious tayo sa ating sarili. Umiinom na tayo ng vitamins at gusto na rin natin ang calamansi juice kaysa sa milk tea. Nagiging aware na rin tayo sa mga kapaligiran na dapat maging malinis. Ito na rin ang pagkakataon para mag-muni-muni ka sa sarili mo. Kapaka, puro ka na lang ang anak ng buhay. Ngayong buhay, spiritual mo ay napabagayan. Ito na rin ang pagkakataon para diskubunin mo ang hidden talent na meron ka. Maaari ka na rin mag-isip na gusto mo maging business. After nito, ayun ang gagawin mo at susubukan. At kung hindi ka pa rin kumbinsido sa mga sinasabi kong magagandang bagay dulot nitong corona at lockdown, isipin mo na lang na grounded sa ngayon dahil sa mga ginagawa mong kalokohan bilang tao dito sa mundo. Naggalit na sa iyo si Mother Earth at si Ama na nasa langit. At kagaya ng mga magulang na mahabagin, ang galit ay uhupa din. Basta, handa kang magbagong buhay at humingi ng tawad. At dyan nagtatapos ang bago nating episode. Huwag kang kalimutan mag-like, comment, and share. Be the Wing, signing out. God bless. Peace, mag-iwan ng katagang. Ang lahat ay mayroon din kagana o katapusan. Kaya, huwag ka mawala ng pag-asa.